Have you ever thought of going or living in the Northern Canada? Yung mga territories ng Yukon, Northwest Territories, at saka Nunavut. Ano kaya ang buhay doon? Eh, kung dito nga sa ilang parte ng Canada, eh, malamig na. Ay, di lalo pa doon. But guys, this could be an option. It could be a strategy para makapagsimula kayo sa Canada. At ilan na kaya ang mga Pilipino doon? Balita ko marami na rin Pilipinang nakatira doon eh. Yan ang ating topic guys ngayon, ang Northern Canada. So stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back! Si Ate Menchie po ito. Kung kayo interesado sa topic natin about Canada, please consider subscribing. And thank you sa ating mga dati ng subscribers. Pwede rin po kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. And you can join and be a member of this channel. At salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Selinia Daisy Caber, Madam Pasha Chunga Ka, kay Megaela Nerva TV2, kay Laureline Malabanan, Crystal Snow, Marjorie Ramos, Richelle Dumalag, Imelda Leal, Nani Emmy Vlog, kay John Canlas, Marciano at Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Ngayon, diretso na tayo sa ating topic at medyo naiiba sapagkat gusto kong introduce sa inyo ang tatlong lugar na pwede ninyong gawing option kung kayo ay naghahanap ng paraan para makapunta sa Canada. At ang Northern Canada po ay nandun at naghihintay sa inyo. Ang Northern Canada guys ay tatlong mga territories nasa upper part ng Canada. Pero sabi nga natin ay mas malapit sa North Pole kaya mas malamig. Ito po ay ang Yukon, Northwest Territories at ang Nunavut. Bakit ba sila tinawag na territories at hindi province? Ang Canada po ay may 10 provinces at may 3 territories. And so ang territories na ito ay tinawag pong territories kasi nung una, ang Federal Government of Canada ang siyang nangangasiwa sa kanilang governance. Pero lately, meron na rin po silang set of officers or set of officials na namamahala sa kanila. But still, territories pa rin ang tawag sa kanila hanggang sa ngayon. Okay, so itong mga territories na ito ay hindi po thickly populated. Kaya may space pa para sa inyo. However, ang sabi nila ay malamig, mahal ang cost of living, pero marami na rin Pilipino. Ilan kaya ang Pilipino doon? Pag-uusapan natin yan guys dito sa ating video, kaya dyan lang kayo. At saka maaaring itanong ninyo, ay mga trabaho ba doon Ate Menchie? Pwede ba kaming mag-apply doon as permanent resident or pwede ba kami mag-apply sa iba't ibang immigration program? Yan ang ating pag-uusapan guys. Okay, so magsimula tayo sa temperature. Gaano kalamig sa Northern Canada? Kapag summer, mga 20 degrees. Not bad, diba? 20 degrees, mainit na yon para sa mga Canadians. Okay na yun. Pwede ka nang mag-picnic. Pwede ka nang mag-camping. Yan, mga temperature na yan. Pero kung winter, guys, ay minus 20, minus 40, or maybe lower than that. At mas mahaba ang kanilang winter. Yun ang totoo nun. Population. Gaano karami ang tao doon? Sa Yukon po at saka sa Northwest Territories, mas marami-rami ang tao kumpara sa Nunavut. Yung Nunavut, mas malaki ang kanyang land area. Pero karamihan sa mga islands na maliliit nito ay uninhabitable. Yun yung hindi matitirhan ng tao sa sobrang lamig. So, ang Yukon po at ang Northwest Territories, ang kanilang population is more than 40,000 each. No? 40,000 for Yukon, more than 41,000 I think sa Northwest Territories. At ang Nunavut is around mga 36,000 population. Yan po ay 2021 census pa. So ngayon, mas malaki-laki na yon. 3 years ago na yun eh. Pamumuhay. Kamusta ang buhay nila doon? Dahil malamig, syempre, maraming activities ang hindi nila masyadong magagawa kumpara sa ibang parte ng Canada.
dahil mas mahaba ang winter nila, mas malamig, mas maraming snow, etc. At mataas ang cost of living dahil marami sa mga products po nila doon ay imported pa galing sa ibang parte ng Canada. Pero mataas din ang kanilang minimum wage. Ay, anong ibang maganda doon? Ate Menchi, pinopromote mo yata sila pero wala namang maganda. Well, ang mga cities po nila ay thriving din at lumalago. Meron din silang mga businesses doon, syempre naman, city eh, no? Meron silang mga businesses na katulad yung mga grocery stores nila doon, may mga mall din sila, meron din silang mga tindahan, mga pagkain at iba pa. At the good news is, marami po ngayon naglalabasan ng mga mines, mga na-discover ng mga mines, minahan. So, ang industries po ng tatlong mga territories ay gumaganda. Dahil marami silang mina ng gold, silver, diamonds, copper, nickel, cobalt, uranium, at iba pa. So, this place is good kung may skills kayo sa mining and other na kaugnay nito. May mga trabaho po ba dito, Ate Menchi? Meron din. Ito nga tingnan ninyo, oh, nasa job bank at ipinag-search ko kayo. Ito ang ilan sa mga jobs na makikita nyo ngayon sa job bank. Ito ang mga jobs para sa Northern Canada. Barber for Whitehorse sa Yukon. Admin assistant for Yukon. Waiter, waitress for Whitehorse. Cleaner, light duty. Retail salesperson. Auto detailer for Whitehorse. Unmanned aerial vehicle technician, cabinet maker's helper, so Whitehorse, cashier, customer service, food counter attendant, sa Iqaluit, dental assistant, sa Yellowknife, social development officer, heavy duty equipment mechanic, heavy duty equipment operator, cook's helper, bookkeeper, food and beverage server, cashier. Ito guys, mga jobs na ito ay open not only para sa inside Canada. Ang ilan dito ay open din for applicants outside Canada. Ilalagay ko sa description box ng ating video ang link na ito ng jobbank.gc.ca para higit ninyong mabasa. Meron din silang in place na mga immigration programs. Kaya pwede rin kayong mag-apply direkta kahit kayo ay nasa Pilipinas or nasa labas ng Canada. Ayan po, papakita ko sa inyo ang kanilang mga nasa website nila na mga immigration programs na pwede ninyong applyan. In fact, alam ko na marami na rin nag-a-apply from the Philippines kasi sa ilan ng mga videos ko at live ay may mga nagtatanong na rin sa inyo kung ano yung Yukon PNP, yung mga gano'n, Provincial Nominee Program. At kaya nga ako'y nagre-research din upang ihatid sa inyo ang more information. And there's a growing Filipino community sa mga lugar na ito, guys. Dumadami na po ang mga Filipino doon. Noong 2021 census, guys, ito ang bilang ng mga Filipino. Sa Yukon, 1,780. Sa Northwest Territories, 1,550 at sa Nunavut ay 305. Ganon karami ang mga Pilipino na dyan. Ayun. Sa palagay mo, magugustuhan mo ba sa Nunavut, Northwest Territories and Yukon? Ini-introduce ko lang sa inyo ito, guys. It's all up to you. Thank you very much for watching. Kung nagustuhan niyo ang ating topic, please subscribe to my channel and thank you sa ating mga dati ng channel members. Please follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. Salamat sa ating mga channel members. Thank you kay Selinia Daisy Caber, Madam Pasha Chungaka, kay Megaela Nerva TV2, kay Laureline Malabanan, Crystal Snow, Marjorie Ramos, Rachel Dumalag, Imel Delayal, Nani Emmy Vlog, kay John Canlas, Marciano at Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Yan na muna, guys. Thank you very much. Ate Menchi po ito. Bye, everybody.